Ayan, nilagay ko na yung ating dewormer. So, uhaw na uhaw sila kaya iniinom nila kaagad. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So, maliwalas ang panahon natin ngayon kaya nakabilad yung ating Buff Orpington Rooster. So, bago tayo dumako doon sa ating topic for today, so ipapasilip ko sa inyo yung ating mga Gold Lace Orpington Breeders, pati yung mga Brahma Breeders natin. So may itlog na doon sa ating mga Salmon Splash. So ngayong araw, bali bibigyan ko din sila ng kanilang vitamins, itong Norobit mga kaibigan. So tinuturo ko to sa ating mga hen once a month, sa ating rooster 2 times a month. So 0.5 ml sa kanilang mga pitcho. So maganda to para masustain natin yung pangangailangan nila, lalo't na nakasalang sila sa breeding. So nilagay ko na pala yung dalawang hen natin dyan para may kasama yung isang hen para hindi siya mabugbog sa pag-aasawa niyang ating rooster. So umuupo na rin yung dalawa kaya pwede na rin itesting. Kahapon may nakuha akong isang itlog mga kaibigan. So may mga naipon na rin akong itlog na pwede nating i-incubate. So ipapakita ko sa inyo maya maya. So ito lang pala yung naipon ko mga kaibigan within 1 week. So ikaw 7 days ngayon kaya antayin ko pa yung mga itlog maghapon. So ngayon meron na tayo dyan 16 eggs. Ito yung unang itlog ng ating Gold Lace Orpington hen. So malaki na yung itlog dahil nga sinalang ko sila ng 7 months na. Kaya na-develop na ng husto yung egg drop nila. So itetesting ko tong isang to. Sana may umitlog pa mamaya mga kaibigan. Hindi ko na pala ito may sasabay na ipalimlim doon sa ating native kasi masyadong marami mga kaibigan. Baka hindi malimliman ng maayos. Sayang lang yung mga itlog. Kaya ang gagamitin ko na lang yung ating incubator para sabay-sabay sila. A few moments later. Ngayong araw mga kaibigan, tatalakayin natin kung paano tayo mag-deworm at bakit tayo nag-deworm. So ano bang ibig sabihin ng deworming? It's a process of getting rid of parasitic intestinal worms that tend to reduce the productivity of the chicken. So ang ibig sabihin nito mga kaibigan, yung parasites ang pumipigil sa ating mga manok para sila ay mag-perform ng maganda, lumaki ng maayos, at mag-produce ng magandang itlog at magandang mga sisiw. Kaya tayo nagde-deworm mga kaibigan para early stage pa lang ay mapatay na natin at matanggal natin sa katawan nila yung mga parasites na ito. So may dalawang klase ng bulate na kadalasan na nakikita ko kapag nagde-deworm ako. Unang-una dyan, yung ringworm, tapos pangalawa yung tapeworm. So yung ringworm mga kaibigan, para siyang malipis na sinulid na kulay puti. Tapos yung tapeworm naman, medyo malapad siya na flat. Yun yung pinagkaiba nila. So yan yung umaagaw ng nutrients sa ating mga manok simula sisiw hanggang sila ay lumaki. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit pakain kayo ng pakain, tama naman yung vitamins, hindi sila tumataba, mabagal yung kanilang paglaki. So kaya tayo nagde-deworm sa 1 month old mga kaibigan. So sa ganyang stage ng ating mga sisiw ay nagsisimula na mag-develop yung mga bulate sa kanilang internal organs. So kailangan mapatay na natin yan para wag nang lumaki sa kanilang katawan. Sila yung i-deworm natin ngayon mga kaibigan, yung ating mga 1 month old at 5 weeks old. So sa ganitong edad, hindi na sila masyado ma-stress kapag pinurga natin. Dahil kapag nagpurga tayo sa kanila, magwi-withdrawal yan ng ilang araw. So possible na maka-apekto sa kanilang pagkain, sa kanilang pag-inom. So may iba kasi mga breeders nagpupurga ng 2 weeks old. Pero sa akin para masigurado, 1 month old ang simula ng deworming. So magdamag silang walang kinain, walang waterer dyan, walang feeder. Para pag nilagay natin mamaya yung ating pang deworm, ay mainom nila kaagad. So kailangan mga kaibigan, nakapasting yung ating mga sisiw para siguradong papasok agad sa katawan nila yung pangpurga natin at umepekto. Yun yung tatandaan nyo mga kaibigan, i-fasting nyo sila. Ito yung pang deworm natin, yung Bastonero Plus. So bali 5 grams ito mga kaibigan. So dahil isang grupo lang yung pupurgain ko, tinantsa ko na lang yung lagay dyan sa ating waterer. So yung tinimplay natin, dapat yung mauubos din nila. So huwag kayo magtitimpla ng sobrang dami. Dahil hindi natin papatagalin sa loob ng kulungan. Once na nakainom sila ng within 1 hour, ay tinatanggal ko na. So i-record nyo yung date ngayon mga kaibigan kung magpupurga kayo. Dahil uulitin nyo to after 14 days. So after 2 weeks. Tapos pagkatapos ng 2 weeks, uulitin nyo na every 2 months or 3 months. So depende sa inyo. Pero kami ang ginagawa namin dito after 3 months na. So kung 1 month old sila ngayon, 4 months doon na namin sila ulit pupurgahin at gamit na yung tablet.
So ito ang ginagamit sa mga sisiw dahil mas mahina ang dosage nito compared doon sa mga tableta. So hindi nila kaya yon, kaya powder yung ginagamit sa kanila at tinitimpla lang sa tubig para madali nilang mainom. So ibibigay ko na sa kanila, mga kaibigan. A few moments later. Ayan, nilagay ko na yung ating dewormer. So uhaw na uhaw sila kaya iniinom nila kaagad. So once na naubos nila yan, magpapalipas lang tayo ng isang oras, 30 minutes o 1 hour mga kaibigan, pwede na yon, bago natin ulit sila pakainin. So para umepekto muna sa katawan nila yung ating pang deworm at maabsorb na maayos ang katawan nila. So huwag kayong magde-deworm nang may kinain sila mga kaibigan, dahil bababa yung pag-epekto ng ating pang deworm. Ayan, mag-aantay muna ako ng 30 minutes to 1 hour bago ko sila ulit pakainin. 1 hour later. Ayan, makalipas ang isang oras mga kaibigan. So konti na lang yung pang deworm natin, so tatanggalin ko na to. So papakainin ko na sila dahil gutom na gutom sila mga kaibigan. Dahil kagabi pa sila walang kinain, dahil nga hindi ko na iniilawan yan. Last nakain pa nila kahapon ng hapon, mga bandang 5 PM. So ganyan lang mag-deworm mga kaibigan. Madali lang naman yung proseso, basta lagi nyong tatandaan, i-fasting nyo sila. So wala pa akong nakikita na mga droppings nila. So papakainin ko sila para dumumi sila ng dumumi. Tapos papainumin ko sila ng betrasin, yun yung gagawin kong pang flushing. So sasabayan natin yung withdrawal period nila ng 3 days. Kaya betrasin yung ipapainom ko para ma-flush lahat ng mga bulate na namatay sa kanilang bituka. Ayan, binigay ko na yung kanilang patuka mga kaibigan. Gutom na gutom talaga sila oh. Ang maganda sa deworming mga kaibigan, natutulungan natin yung ating mga sisiw na maging maayos yung paglaki, at yung mga binibigay nating patoka at vitamins ay maabsorb ng maayos ng kanilang katawan at wala silang kaagaw na parasite. So isa din yan sa mga backyard management na dapat natin gawin, yung pagtatanggal ng parasite sa kanila, internal man o external. Yung Bastonero Plus pala mga kaibigan, nasa 20 to 25 pesos ang isang sachet. So mabibili yan sa mga poultry supply. Sana nabigyan ko kayo ng idea sa ating video for today. So dadako naman tayo sa ating shoutouts. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating video for today mga kaibigan. Sana may napulot kayong idea. So disclaimer lamang po muli, ang lahat po ng aking pinakita ay base sa aming ginagawa dito. So hindi ko naman po sinasabi na ako ay gayahin nyo. Pinakita ko lang po para may basehan kayo at makuhang idea. So shoutout naman tayo mga kaibigan. Shoutout kay Palangka, Kambal, Arojo. Shoutout sa iyo sir at maraming salamat sa inyong pagsuporta. So suportahan pala natin mga kaibigan si AgriNature TV. So ito yung channel niya. So pakibisita nyo na lang, pakisubscribe na rin at pakisuportahan din siya mga kaibigan. So maganda yan na marami kayong nakukuhanan ng idea, dahil magkakaiba naman ng ginagawa kada backyard. So hanggang sa muli mga kaibigan, and God bless us all.